Binigyan po tayo ng question sa verse 1. Lord, who shall abide in thy tabernacle? So meaning, Lord, who may worship in your sanctuary, Lord? So sino nga ba po ba ang karapat-dapat na mag-worship sa Panginoon Diyos? And kung sa verse 1, binigyan tayo ni David ng question, sa verse 2 naman, agad naman din sila, Lord. Those who are blameless, and those who work uprightly, work at righteousness, and speak at the truth in his heart. Di ba galing? Yes, sa verse 1, binigyan tayo ng question, then verse 2, sinagot agad ni David yung question. And in the following verses, makikita natin, doon nakalista yung mga those people who can worship in the sanctuary of our Lord. So doon sa mga following verses, Lachbite and Lachista, Lord Duwet even, and his neighbor, whose eyes a bad person is condemned, or they cannot reward against the innocent. So yung mga tao, pwede lang na makapag-worship sa ating Panginoon. So, kung tatanungin natin, sino ba sa atin ang banal? Sino ba sa atin ang matuwid? Sino ba sa atin ang dalisay? Sino sa atin ang makakapagsabi na wala kayong sala sa karapan ng Diyos? Hindi ba wala? So, in the first one pala, makikita natin that we are in a condition na hindi tayo pwedeng mag-worship sa ating Panginoon. Kasi hindi naman tayo upright. Hindi naman tayo righteous. So, Lord, sino nga ba pwede mag-worship sa iyong tabernacle? So, having said na wala sa atin yung isa na pwede mag-worship sa ating Panginoon. But, because of what Christ has done for us on the cross, we do not need to live blamelessly in order to approach God to worship. So, ngunit, dahil ang Panginoon natin, sa Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo at binayaran na ating kasalanan sa kanyang dugo, hindi na natin kailangan pa maging blameless o walang sala para tayo ay makapag-worship sa sanctuary ng ating Panginoon. And, now that nabinayaran na ating kasalanan, we come before you in freedom of divine mercy, knowing that we are forgiven because of Christ's death for us. However, hindi naman ibig sabihin na wala na parang hindi na natin kailangan mag-worship. No, dahil parang medyo mag-organize na sa akin. Ayun nga. Sa verse 1, hindi tayo pwede mag-worship dahil hindi tayo banal, hindi tayo matuwid. But, binayaran na Panginoon Diyos sa ating mga kasalanan and now we are covered by His grace. And ang nakikita na lang ng Diyos sa atin ay yung dugo na binalit sa atin ng Panginoon. And now, because dinayari na ating kasalanan, we can now come to worship God in His sanctuary, in this church. Okay? And now, we gather here, nakapag-church tayo every Sunday. But I believe na hindi lang Sunday ang pag-worship. Yung Sunday worship natin ay dapat mag-inspire sa atin to worship every single day of the week. So, surely it's easy to think worship as something we do for an hour or two a week in the church. The idea of worshiping God throughout the week can feel intimidating. So, madalas sa atin, we get the idea na going to church is just a one-day thing. No? Na parang nagsisimula lang tayo and that is what worship is. Na parang pagsimba, yun lang ang worship sa atin. However, I beg to disagree. Na worship dapat is at everyday thing na ginagawa natin para sa ating Panginoon Diyos. And yung pag-worship natin on Sunday, yun dapat na mag-inspire sa atin to continue our worship in our everyday individual lives. So ayun. I hope and pray na each and every one of us ay mayroong personal worship sa ating Panginoon everyday, hindi lang on Sunday. Amen. I will leave you with this verse, 1 Corinthians 10:31, whether therefore you eat or drink or whatever you do, do it out of the glory of God. So, pwede natin, makikita natin na pwede natin i-integrate in worship in our day-to-day lives. Basta gawin lang natin yung mga ginagawa natin for the glory of the Lord. So, let's pray. Dear Lord, and Heavenly Father, we thank you po Panginoon sa message na pinagalag sa amin. Lord, please help us and guide us to worship you, not only in Sunday, but also in our
daily, everyday lives, and that we may do all things together by the Lord. Ecclesiastes 3:4, Jesus Christ, Amen.